Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhen si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na ang pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong hukom ay darating, taglay ay taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati iyong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kaniyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 na tinubo ko." Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko." Sinabi ng kaniyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso.
Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kaniyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliting walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay First Saturday at ang First Saturday o ang Sabado ay palagi nating inilalaan sa ating mahal na ina o tinatawag nating Our Lady of Saturdays na siyang modelo ng ating pananampalataya. Kung papaanong ang grasya o biyaya ng Diyos ay lumago dahil sa kaniyang pagsunod sa will ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos. Si Maria ang ating modelo. Si Maria ang ating magiging halimbawa ng Ebanghelyo sa araw na ito. Kung saan ay ibinahagi sa atin ang isang talinhaga na nagpapakita na ang bawat isa ay binibigyan ng Diyos ng biyaya ayon sa kaniyang kakayahan. Ayon sa kung ano ang kaya niyang dalin. Ayon kung ano ang kaya niyang bitbitin. Hindi sobra, hindi mabigat, hindi malaki, hindi maliit. Sakto. Kaya nating dalhin. Kaya po nagpapakita ang Ebanghelyo ngayon ng isang kwentong ano ba ang aasahan ng Diyos sa atin. Sa kaniyang pagbabalik, siya yung naghahari na sa kaniyang pagbabalik, maniningil, tunay na maniningil kung papaano natin inalagaan ang biyayang iniwan sa atin. Mga biyayang nasa ating kamay ang pagkawala nito o ang paglago nito. Sapagkat ang biyayang inaalagaan ay dumarami. Subalit ang biyayang pinabayaan ay nawawala. Ano po yung mga biyayang ibinibigay ng Diyos? Napakarami kung ating titingnan. Yung gifts of the Holy Spirit. Ito ay biyayang iniwanan sa atin ng Diyos na dapat nating i-multiply, na dapat nating padamihin at alagaan upang sa kaniyang pagbabalik mayroon tayong maibibigay at makikita natin na sa Ebanghelyo na ang Diyos ay nagbibigay ng sapat para sa lahat. Ano ba ang kalaban nung pagiging sapat? Ang kalaban ng pagiging sapat ay yung hindi pagiging kontento kung anong meron siya. Palagi siyang nakatingin sa biyaya ng iba, pero hindi siya tumitingin sa biyayang ibinigay ng Diyos.
Huwag po nating tingnan na mahalaga pala ang kayamanan kasi ito ang halimbawa ng Ebanghelyo. Binigyan ka ng 5,000, nagawa mong 10,000. Binigyan ka ng 2,000, nagawa mo pang 4,000. Pero yung isa na 1,000, dahil sa kaniyang takot, kaniyang ibinaon para meron siyang maibalik sa Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, sa pagbabalik ng Diyos, ano ang iyong maibibigay? Ano ang iyong maibabalik? Ito ba ay napagyaman na natin? Ito ba ay nadoble na natin? O tayo ba ay nakatingin sa biyaya ng iba kaya hindi tayo makausad? Tayo ba ay nakatingin dahil napalago ng iba ang biyayang ibinigay ng Diyos habang ikaw ay nalulugi sa biyayang ibinigay sa iyo? Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng 2 bagay. Una, ang lumago ka o ang maiwanan ka. Dahil ang Diyos, dahil sa kaniyang kabutihan, ay patuloy na nagbibigay ng biyaya na ikaw ang makapagsasabi kung itong biyayang ito ay napapalago mo na. O ang maiwanan kang palaging nakatingin dahil ang iba ay lumalago sa biyayang iyan. Ito yung magkalaban. Dahil sa araw-araw ng buhay, palagi tayong nagseselos sa tagumpay ng iba. Ang Ebanghelyo ay nagbabalik sa atin ngayon na tayo naman, tingnan mo naman ang sarili mo kung ikaw ba ay lumago na sa biyayang ibinigay ng Diyos. Ang pananampalataya ko ba ay lumalago na? Ang material wealth o biyayang ibinigay ng Diyos ay napalalago ko ba? Ang pasensya ko ay humahaba ba? O napalalago ko ba? Ang pagmamahal sa mga taong nagkasala sa akin, napapatawad ko ba at napaparami ko pa ang pagmamahal na iyan? Maraming biyaya ang Diyos. Unahin nating tingnan sa ating sarili upang makita natin na tunay na lumalago ang kaniyang biyaya sa taong nag-aalaga nito. Kung papaanong napalago ng ating mahal na ina ang biyayang ibinigay ng Diyos sa kaniya, gayon din naman tingnan natin ang kaniyang karanasan upang tayo rin katulad niya ay tawagin sa langit na siya naman talagang hantungan ng ating buhay. Ngunit kung tayo'y magpapabaya, mawawala ang mga biyayang ito at itatapon tayo sa labas dahil tayo ay mga walang kwenta at walang kabuluhang alipin. Mas magandang sabihin ng Diyos, magaling at tapat na alipin. Mapagkakatiwalaan ka, kaya ka lumalago sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay lumago ngayon para meron tayong isulit sa ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas na mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon.
Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatiliin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway pagkaloob ang walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mas higit sa dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo.
Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pingit ng hukay,
mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na.